Good day mga kabikaming. Nakapag-decide ka na ba kung gusto mo mag-glitz? O kahit hindi pa, naglalaro pa lang ito sa isipan mo. Sa short video na to ay pag-uusama po natin ang apat na mahalagang bagay na dapat mo malaman bago ka mag-glitz. Bagong lahat, shoutout at salamat po sa ating mga kapo content creators at subscribers na sina Hustler Vibe at kay Benjamin Barsolaso at sa kanyang grupong Team Kabiak. Sa mga nais pong pa-shoutout, just comment down below, hashtag shoutout, and you can also message me sa aking Facebook page, Becoming Ciclista. Ang mga sumusunod ay mga bagay na kailangan mong malaman bago ka mag-cleats. Iba't ibang popular cleat pedal systems, my recommendation for newbies, prerequisite skills bago mag-cleats, installation o tamang pag-setup ng cleats. Una, kailangan mo talaga malaman ang iba't ibang cleat pedal systems para mapag-isipan mo kung anong cleat system ang para sa iyo. Ayon sa klase ng bike mo, at sa klase ng ride na trip mo o kadalasan mong ginagawa. Marami ng cleat pedal systems ngayon, pero pag-usapan lang natin yung mga popular o yung mga kadalasan ginagamit ngayon ng mga siklista dito sa Pinas at sa ibang bansa ng mga professional cyclists at mga recreational cyclists. Nariyan ang Lukio, Wahoo Speedplay, Shimano SPD SL at Shimano SPD. Unahin muna natin itong Wahoo Speedplay. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga siklista sa Europe at Amerika. Wala pa akong kilalang siklista dito sa Pinas na gumagamit nito, but I'm sure meron. Ang cleat pedal system na ito ay nakilala dahil sa kaniyang adjustability na pupwede sa professional cyclists at sa mga baguhan. Very flexible ang Wahoo Speedplay. Pwede mo i-adjust ang play at ang release ng iyong sapato sa pedal. Meron nagsabi na ito raw ang perfect sa mga beginner road cyclists. Hindi ito naging popular sa Pinas dahil may kamahalan. Ang requirement na shoes dito ay ang road bike cleat shoes at 3-bolt system. As of January 2024, ito ay nagkakalaga ng 16,100 pesos sa Lazada at Shopee. Pero baka malito kayo sa pagbili nito. Meron kamukha ito sa Shopee na mas mura. At tawagin na lang natin China Play na totally different cleat pedal system. Ang susunod naman ay ang Lukio pedal system. Matagal na rin ang pedal system na ito. Mas nauna pa ito sa Shimano SPD SL. Kaya meron na rin iba't ibang brands na gumagawa ng cleat pedal system na ito. Ito ay kadalasang ginagamit sa mga road bikes at sa mga rigid MTB ng mga roadies. Ang cleats na ginagamit dito ay mayroon tatlong variants na may iba't ibang degree of play. Ang shoes na required sa cleat pedal system na ito ay ang 3-bolt system na katulad din sa naunang cleat pedal system. Ang susunod naman ay ang SPD SL o ang Shimano Pedaling System Super Light. Sa palagay ko, ito na ang pinakapopular na road bike cleat pedal system dito sa Pilipinas. Ayon sa aking observation. Kahit nga sa mga kakilala ko na naka-rigid MTB, ito ang ginagamit. Dahil siguro, mas mura ito ng bahagya kaysa Lukio at magaan pa. Ito ay meron ding tatlong variants ng cleats na may iba't ibang degree of play. At ang panghuli, ay ang SPD cleat pedal system o kilala bilang MTB cleat pedal system. Pero sabi ko nga noong nakaraang vlog, sa konteksto ng 1990s cycling, ito rin ay ginagamit sa road bike. Even now, meron pa rin siklista na mas prefer ang ganitong pedal system sa kanilang road bikes. At siguro ako ang magka-road bike, ito pa rin ang pipiliin ko. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung bakit. Pero kung ikaw ay mountain biker o gravel cyclist o CX o cyclocross cyclist, ito talaga ang cleat pedal system na para sa iyo. Sa mga discipline kasi nito, minsan ay required na maglakad o tumakbo sa trails bitwit ang iyong bike. Ang ibang cleats kasi kapag naputikan ay nagkakaroon ng issue sa pag-clip-in at mahirap ding ilakad o itakbo. Mas madaling ilakad o itakbo ang SPD cleat shoes. Ito ay mayroong dalawang klaseng cleats, ang regular at ang multi-release, na pinipili ng mga baguhan dahil mas madaling mag-unclip using these. Dahil nga matagal na rin ang cleat pedal system na ito, marami na rin iba't ibang brands ang gumagawa nito at a very affordable price. Ang cleat shoes na required dito ay ang 2-bolt system. So amongst all these cleat pedal system, ano ang aking irerekomenda sa mga baguhan? Walang iba kundi ang SPD o itong MTB cleat pedals. Go for Shimano brand if possible para sigurado matipay. Reason number 1, ito lang SPD cleat pedals ang may combination na flat pedal. So kung newbie ka, most probably isa lang ang bike mo. Itong flat at cleat combination pedals ang magandang bilhin. Para kung gagamitin mo pang errand sa malapit na palengke, pwede mag-sandals ka na lang para magamit pa rin ng maayos ang bike mo. Reason number 2, ito lang SPD ang may multi-release cleat. Pagkakalam ko, pwede nang iset ang Wahoo Speedplay na madaling i-release. Pero sobrang mahal ng Speedplay. With the cleat pedals set to the lowest tension, plus the multi-release cleats, the Shimano SM SH56 SPD cleats, sobrang dali lang mag-unclip sa pedal. Reason number 3, mas matibay ang MTB cleats dahil gawa ito sa bakal. Ang ibang cleats ay gawa sa plastic, kaya kapag inilakan mo ito, mabilis itong madadamage. Hindi basta-basta masisira ang MTB cleats, lalo na kung proper MTB shoes ang gagamitin mo. Reason number 4, mas madaling lumakad with MTB shoes, lalo na sa lupa. Pwede rin namang ilakad ang road bike shoes, kaya lang medyo mahirap, and knowing na plastic lang ang cleats,
madaling masira at nakakapanghinang ilakad lalo na kung mabigat ka. Naka-expose kasi agad ang road bike cleats sa ground. Well, ang MTB cleats na bakal na nga, kaya matibay, naka-indent pa ito with proper mountain bike cleat shoes. Kaya mas confident kang lumakad with MTB shoes, knowing na hindi masisira ang cleats. Ang kaganahan din ng ganito naka-indent ang cleats ay mas stable ang shoes mo sa pedal. Here's why. Ang mga proper MTB shoes kasi ay may mga lugs. Katulad nito, ito ang nagpo-provide ng stability sa iyong sapatos sa pedal. Kaya walang gewang iyong paa with proper mountain bike shoes. Kung ikaw ay katulad kong hindi naman sumasali sa karera at recreational cyclist at bike commuter o ikaw ay bike to work, mas bagay sa iyo ang MTB shoes. Dahil ang dami mo rin kasing pwedeng pagpilian na MTB shoes na magaganda ang forma at talagang pwedeng ipanlakad o ipangpasok. Meron pang MTB shoes na parang hiking shoes lang o parang skateboard shoes o parang karaniwang rubber shoes. So kahit hindi ka naka-mountain bike at maaaring road bike o gravel bike at gusto mo mag-cleats, recommended ko pa rin ang MTB cleat pedal system dahil sa mga nabanggit kong dahilan. However, kung gusto mo pa rin talaga ang road bike cleat pedal system, go ahead. Kung alin pipiliin mo sa Luke Kiyo o Shimano SPDSL, may isang Australian bike fitter po ang nagsabi, he's from the RCA YouTube channel, na better daw ang Luke Kiyo kaysa SPDSL dahil mas steady ito. Ang installation ng lahat ng cleats na ito ay pare-pareho lang ang principle. Una, ay kailangan mo hanapin yung vertical center ng cleats. Dahil dito tatapat ang spindle o axle ng pedal kapag naka-clip in ka na. Usually, meron namang indicator ang mga cleats kung saan ang center nito. Ang indicator ng MTB o SPD cleats ay ang gitna ng tornilyo o bolt. Kung saan tatapat ang center ng cleats sa iyong paa ay dapat within the area ng pagitan ng first and fifth metatarsal heads. Heto ang isang example ng setting. Slightly naka-forward ang foot position nito, pero within the area pa rin. Sa area na ito, dito mo nakakapain ang komportabling setting na para sa iyo. Ilang beses kang mag-adjust within the range hanggang makuha mo yung comfortable setting for you. So naikabit na nga natin itong cleat pedals na SPD type. Ngayon, kailangan na lang natin ikabit ng tama ang cleats sa aking cleat shoes. So itong Shimano SM-SH56 na cleats ang binili natin. This is a pair of multi-release cleats. Ang kailangan ko munang gawin ay kumuha ng masking tape at lapis o anumang tape na pwedeng sulatan. Isuot ang sapatos, mas mabuti kung isuot ito ng nakamedyas. Kapain ang metatarsal bone heads sa magkabila, which are the first and the fifth, at lagyan ng masking tape yung mga parts na yon. Then muling kapain ang mga metatarsal bone heads at markahan ito ng lapis. Lagyan ng masking tape ang sole sa gilid tapat na may marka ng lapis. At markahan din ang ilalim ng sapatos na ito nang nakatapat sa guhit. So within that mark, dyan ko itatapat ang center ng cleat. So within that area, dyan ko hahanapin ang preferred kong position ng cleat. Pwede ko lang i-twist ng bahagya ang cleats ayon sa natural tendency ng aking paa kapag pumipedal. Before this, ay inalam ko na ang natural tendency ng aking mga paa sa pamamagitan ng pag-upo sa mesa to let my feet hang. Ang aking kaliwang paa, diretso lang, subalit ang aking kanan ay slightly pointing outward. At na-confirm ko rin ito habang ako'y pumipedal. Diretso nga ang aking kaliwa at ang aking kanang paa ay slightly pointing outward. So kailangan kong i-position ang aking cleats sa sapatos in such a way na maging ganun pa rin ang rotation ng aking paa habang pumipedal. At ganito ang kinalabasan ng cleat sa aking cleat shoes. Ang cleat sa right shoes ay slightly twisted ang position para masunod ang natural tendency ng aking paa. Meron bang prerequisite skills sa paggamit ng cleats para hindi maaksidente o sumemplang? Meron po. Malaking tulong kung sanay tayong magbalanse habang mabagal ang andar natin. Nang sa ganun, ay hindi natin kailangan mag-unclip kapag mabagal ang daloy ng traffic. Makakatulong din kung marunong tayong mag-off the saddle. Mas magiging madali at safe ang pag-unclip kung marunong tayo nito. Kailangan din natin maka-develop ng muscle memory sa pag-clip in at syempre sa pag-unclip. So kailangan alamin muna natin how cleat works.
kung paano mag-clip in at kung paano mag-unclip. I-set muna natin ang ating cleat pedals sa lowest tension para maging madali ang pag-clip in at pag-unclip. So this is how it works. Itong lip na ito, itong beak na ito ay kakawit dito. Then itong point na ito ay lulubog dito. Ang pag dinin mo, connected na siya. Pantanggalin, twist. Again, itong lip na ito kakawit dito. Then itong point na ito ay papasok naman dito. Mag-snap siya dito, papasok. Push down. Lock. Then twist lang. Dahil multi-release ito, pwede mong hirap pag ganun. Pwede rin ganun lang. Pwede rin pag ganun. Habang hindi ka pa naka-cleat shoes, imagine mo na na naka-cleats ka pag humihinto. Gawin ito ng paulit-ulit. Ngayon, pwede na natin itong gawin sa ating bike ng naka-cleat shoes. Humanap muna ng pwesto kung saan pwede kang sumakay sa bike na meron kang pwedeng hawakang padel o kung anuman pwedeng kapitan. Sa akin ay sa ilalim ng hagdan. Sanayin ang paa na mag-clip in at mag-unclip ng paulit-ulit. Madali lang mag-unclip dahil siguro I'm using multi-release cleats at nasa lowest pa ang tension ng pedals. Tapos ang isang oras, nagamit ko na agad. Nahirapan pa rin ang mag-clip in, pero ang pag-unclip ay napakadali lang. May time pa nga na nalimutan kong naka-cleats pala ako, pero dahil madali lang mag-unclip, tanggal ko agad ang sapato sa pedal. Dahil nga siguro, multi-release ang cleats at malawag pa ang tension ng cleat pedals. Anong masasabi ko after mag-cleats? Ang sarap pumedal pag feel mong kapit na kapit ang sapatos mo sa pedal. Iba ang pakiramdam. Mas pahingaan pa ako dahil di ko kailangan i-adjust palagi ang aking paa para itapat sa optimal position. So kung gusto mo i-level up ang cycling experience mo, this is one way to go. Sulit ang upgrade na ito. This is coming from someone na nakabili na ng dalawang pares ng non-cleat shoes. As a proof, na ayaw ko talaga ng cleats noon. Again, sulit ang upgrade na ito. Huwag matakot sa mga balita ng pagsemplang. With proper knowledge and preparation, may iwasan yan. Hindi komplikado ang mag-cleats. So hanggang dito lamang po. Kung meron kayong mga katanungan o anuman, please comment down below. This becomes Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thanks for watching.